Ang mga sumunod na araw ay ginugol ni Maple para mag-level up ang kambal. Kaya pumasok sila sa dungeon ng paulit-ulit hanggang sa mag-level 20 na sila Mai at Yu. Pag-uwi ay ikinamangha ng mga kasama na nadoble ang lakas ng kambal, kaya nagagawa ng mabuhat ang malaking maso nila gamit lang ang isang kamay. Dahil sa magandang balita ay binigyan sila ni Is ng bagong maso na may kakayahang lumaki sa loob ng kalahating minuto. Kinabukasan paggising ni Maple ay sila Kuromo at Is na lang ang natira sa guild house dahil abala ang lahat para magpalakas para sa paghahanda sa nalalapit na labanan ng mga guild. Tapos ng pag-alis ni Kuromo ay pinahiram sa kanya ni Maple si Syrup. Kaya naisip ng lalaki na madaling mascam si Maple dahil bago pa lang ito sa laro kaya kailangan niyang protektahan. Samantala patuloy naman ang pagsasanay ng kambal kasama si Sally para maturuan silang umilag sa atake ng kalaban kahit na wala silang agility. Habang si Kanade ay nag-e-experiment sa library para sa mga bago niyang skill. Si Kasumi naman ay nangunguha ng mga materials para kay Is nang makita niya si Maple na nakabalot sa loob ng maraming balahibo ng tupa. Dahil ito ang bago niyang natutunang skill para daw hindi na sila maubusan ng balahibo nito. Sinubukan ito ulit ni Maple, tapos nilagyan din niya ng lason para mas lumakas ang materials na ito. Ngunit hindi ito magawang tanggalin ni Kasumi dahil pati siya ay mamamatay sa lason. Si Kuromo naman ay nakikipaglaban sa loob ng dungeon, at dito ay nakakuha siya ng armor na nagbigay sa kanya ng kakayahan na makasurvive kahit 1 HP na lang ang natitira. Si Maple naman ay may nakitang NPC na may sakit, at pagpunta ay isa pala itong quest. Tinanggap ito ni Maple, at dahil nakakalipad si Syrup ay hindi na nila kailangang harapin ang napakaraming mga halimaw sa ibaba. Kumuha sila ng tubig mula sa mahiwagang ilog at bumalik sa anak nitong may sakit. Subalit paggamit nito ay hindi pa rin magaling ang bata. Kaya tinanggap ni Maple ang pangalawang quest. Kung saan kailangan daw nila ng isang singsing na nakukuha sa mga halimaw, napakalayo daw nito at magiging mahirap ang paghahanap. Ngunit nang binigay ni Maple ang singsing na nakuha niya dati ay biglang natapos ang quest nang wala pa siyang ginagawa. Subalit paggamit nito ng bata ay nabaliw ito, kaya naman may bago na namang quest. Kung saan nagpunta sila sa isang templo. At kinalaban ng mga malalakas na multo. Ngunit problemado ang bida dahil napakadami nito, at hindi siya maaaring gumamit ng malakas na lason dahil madadami ang dalawa. Pero biglang namatay ang mga multo dahil tumalab na daw ang mahiwagang tubig na ininom kanina ng batang babae. Muli silang bumalik sa bahay ng NPC, tapos meron pang ika-apat na quest na agad na tinanggap ng Great Shielder. Nagpunta siya sa isang lumang simbahan, at nakita niya ang isang magic potion. Bumalik siya at ginamit ito, at lumabas ang isang anghel na nagpapasalamat kay Maple. At bilang pabuya ay pinagkalooban siya ng anghel ng bago at overpowered na skill. Pag-uwi ay nagpagawa siya kay Is ng bagong armor at shield. Tapos nagpunta sila sa labas para ipakita ng leader nila ang bagong skill. Kung saan hindi na makakatanggap ng pinsala ang mga kaibigan na nasa loob ng bilog hanggat nabubuhay si Maple. Samantala bilang paghahanda sa nalalapit na labanan, ay nagpaplano sila Pay na alamin ang mga impormasyon sa guild nila Maple para makagawa sila ng strategy. Sa Maple Tree Guild naman ay naghahanda sila para sa darating na event suot ang mga kagamitan na ginawa ni Is. Nang hunting sila ng mga baka dahil kailangan nilang makaipon ng maraming bell para manalo, subalit mahirap ito para kay Maple dahil mabagal siyang tumakbo. Kaya nagpunta siya sa mga lugar na wala pang tao para makakuha ng belt, pero nahulog naman siya mula sa itaas ng bundok. Tapos sa ibaba ay nakakita siya ng isang coin. Saka nakarating siya ng lumang simbahan kung saan niya nakuha ang magic potion. Pumasok siya at natuklasan ang sikreto ng simbahan kung saan napunta siya sa isang dimensyon na merong kalaban. Inatake siya ng halimaw nang walang tigil, tapos nahuli siya ng kadena nito kaya wala siyang magawa. Pero nang nagpalabas ng mga balahibo ng tupa ay nagsilbi itong shield para hindi siya mapinsala. Tapos inutusan niya si Syrup na magpalabas ng mga ugat para mahuli ito, saka tinira ito ng turtle cannon. Ngunit dahil sa ginawa ay pinalabas ng halimaw ang tunay nitong anyo. Saka siya nito sinunog gamit ang buntot. Tapos na lamang kinain pala siya ng halimaw dahil nasa loob siya ng chan. Kaya naman kinain din ito ng Great Shielder mula sa loob. Hanggang sa tuluyan niya itong matalo. Dahil dito ay nakakuha siya ng skill na Predator. Samantala ang Flame Emperor Guild ay nagawang mapahabol ang mga baka sa lugar nila na puno ng mga trap, tapos sinunog din ng leader nila na si Mi ang mga ito kaya nakakuha sila ng napakaraming bell. Pagtapos ng event ay nanguna ang Guild ni Pain na Holy Sword, at ang Flame Emperors naman ni Mi ang pangalawa. Kahit na hindi nakaabot sa top ang guild nila Maple ay masaya pa rin sila sa natanggap na emblem na nagbibigay sa kanila ng dagdag na lakas. Tapos kailangan nilang matalo ang isang malaking halimaw para makarating sa level 3. Pinalabas ni Maple ang bagong skill na Predator na siyang nagagawang mapinsala ang napakalakas na halimaw na kaharap nila. Kaya natakot ang mga kasama at nagpasalamat dahil kakampi nila si Maple. Ngunit may ipapakita pa palang nakakamangha ang leader nila dahil siya mismo ay nagawang mag-transform na isang malaking Predator. Kaya wala nang nagawa ang malaking halimaw dahil mas mabangis si Maple kaysa dito.
Tagumpay silang nakarating sa level 3 na mukhang isang syudad ng mga makina, kaya naghiwa-hiwalay sila para mas maraming matuklasan sa bagong mundo na narating nila sa loob ng game. Nakita ni Maple ang isang matanda na nagugutom, kaya pinakain niya ito. Tapos binigyan siya nito ng quest. Kaya lumipad siya papunta sa sentro ng bayan at muntik pang makabangga ang isang player. Biglang napakakapal ng hamog, at dahil muntik nang bumangga sa pader ay nahulog siya kaya napilitang mag-transform. Pumasok siya sa isang bahay at nakita ang isang robot sa loob, saka biglang napunta dito ang coin na napulot niya. Kaya nabuhay ang monster at nagpakilalang hari ng mga makina. Ngunit bigla itong nawala sa sarili kaya naging agresibo. Inatake nito si Maple hanggang sa mapatalsik kaya pinigilan niya ito gamit ang mga ugat. Tapos tinulungan niya itong magbalik ang mga alaala, kaya naman ibinalik nito sa kanya ang coin bilang pabuya. Pero muling nakokontrol ng masamang hari ang katawan kaya nakiusap ito kay Maple na tapusin siya. Muling nabaliw ang robot kaya inatake ang bida, nang mapansin na may bago siyang skill. Kagad niyang ginamit ang skill at nakitang isang bagong transformation pala ito na napakaraming baril. Nagtagisan sila ng lakas kung kaninong kapangyarihan ang mas mapaminsala. Nang magawang manalo ni Maple sa bandang huli dahil sa panibagong malakas na transformation. Kinabukasan ay excited na naman si Maple na ipakita ang bago niyang transformation na Machine God. Kaya natakot na naman ang mga kasama at nagpasalamat na kakampi nila si Maple. Samantala sila Payne ay patuloy rin ang pagpapalakas para sa magaganap na labanan ng mga guild. Pero sa Maple 3 Guild ay nag-relax muna ang kambal kasama sila Maple at Sally. Habang ang mga kasama ay patuloy pa rin nagpapalakas para sa darating na labanan. At si Ace naman ang nangunguha ng mga materials para makagawa ng mas malalakas pang armor. Napansin ni Sally na may nagmamasid sa kanila nang makita na si Frederica pala ito mula sa Holy Sword Guild. Dahil sa nangongolekta ito ng impormasyon para sa darating na digmaan ng mga guild. Kaya niyaya na lang ito ni Sally sa isang duelo at kung sino ang matatalo ay magbibigay ng mahalagang impormasyon. Nagduelo ang dalawa kaya napunta sila sa isang arena. Dahil isang mage ang kalaban ay hindi nito hinahayaan na makalapit sa kanya si Sally na melee fighter. Dito ay nakakakuha sila ng impormasyon sa isa't isa kung ano ang mga skill na ginagamit nila. Subalit sumuko bigla sa duelo si Frederica na ipinagtaka ni Sally, kaya sinabi na nito ang mga lihim na impormasyon na nalalaman tungkol sa Flame Emperor's Guild. At kaya pala sumuko siya ay para hindi na makita ni Sally ang iba pa niyang mga skill. Ngunit pagdating sa guild house ay ikinwento ni Sally na pinake niya din ang mga pinakitang skill kay Frederica. Magsisimula na ang guild war kaya nagpakita si Dorazo para sabihin ng mechanics. Magkakaroon daw ng base ang bawat guild, tapos kailangan nilang kunin ang orb ng ibang guild para magkaroon ng puntos. At habang namamatay ang isang player ay nababawasan ang stats nito, at kapag 5 beses nang namatay ay madidisqualified na siya sa event. Dahil konti lang sila Maple ay mahihirapan silang mangulekta at magbantay ng mga orb ng magkasabay. Kaya kailangan nilang ilihim ang mga skill ni Maple dahil ito ang alas nila para manalo. Nagsimula ang guild war at ang base nila ay sa isang kuweba. Doon ay nakita ang orb na kailangang protektahan, ngunit meron silang magandang plano. Agad silang nang-ambush ng ilang mga players na nakita. At nang sundan ng mga ito ay nakarating sila sa base kung nasa ng orb ng kalaban. Pinaulanan man sila ng mga palaso subalit hindi ito umuobra sa grupo dahil makikita na napakalaki ng agwat ng mga kakayahan nila. Kaya nakuha na nila ang una nilang orb. Kumilos ng mag-isa si Sally at tagumpay na nalagpasan ang mga bantay at walang hirap na nakuha ang orb nila saka umalis. Gumamit siya ng apoy sa susunod na guild na pinuntirya nang magtagpo ang dalawang guild kaya nagpatayan sila sa pag-aakalang sila ang nagnakaw ng orb. Pero habang naglalaban sila ay kinuha ni Sally ang orb nila. Sumugod ang malaking guild kila Frederica at Drag, subalit dahil mga top players sila ay walang hirap nilang tinalo ang mga ito. Nakainkwentro ni Dredd si Sally, at nagtagisan ng bilis at galing ang dalawa sa pakikipaglaban. Ginamit ni Dredd ang pinakamabilis niyang skill, ngunit nagawa itong ma-counter ni Sally pero tumakas na pala ito. Nag-aalala naman si Marcus ng Flame Emperors dahil baka hindi gumana ang mga trap na nilagay niya. Pero giit ni Misery na walang sino man ang makakalagpas sa mga trap ni Marcus. Nang marinig ang mga pagsabog dahil sa mga nabibiktima ng trap. Habang ang leader nila na si Mia ay mag-isang kinakalaban ng isang guild para makuha ang isang orb. At habang nagre-recover siya ay napadaan si Sally kaya hinabol niya ito. Saka ginamit niya ang kapangyarihan para mapatay si Sally pero nakatakas na ito sa kanya. Kaya ito naiyak dahil isa palang iyakin pag mag-isa lang siya. Nagpunta ang mga kalaban sa base nila Maple para bawiin ang orb nila. Sinunog nila ang grupo ngunit hindi tumalab dahil sa kakayahan ni Maple. Tapos pinagbabato lang sila ng kambal para matalo, kaya tatakas sana sila pero pinigilan ni Kanade. At sinubukan ng natitira na paslangin si Maple pero wala siyang dinulot na pinsala hanggang sa tapusin ng kambal. Nag-enjoy ka ba? Salamat po sa panonood at pakiabangan po ng susunod na part sa kamag-like and subscribe ka na rin Lodi para sa mas marami pang mga recap.